Siguro, hindi lang sila nakapagbasa ng mga authorities tungkol dito. Ngayon, kamukha ko, pinili nilang maging instrumento para sa tao sa paggamot, at hindi lang sa paggamot, sa paglalahad ng mga mensahe, kaya lang naman nila ako ginamit kasi kailangan nila na gumawa ng kabutihan sa tao. Pag sila'y nakakagawa ng kabutihan, for example, paggamot, pinagagaling nila ang mahihirap na wala talagang pambayad sa doktor, nai-increase o lumalaki ang kanilang kapangyarihan. Pag lumaki ang kanilang kapangyarihan, mas lalo silang nananalo laban sa kasamaan. There is a never-ending battle between good and evil. Sa mundo nila, lagi nilang kalaban ng mga itim, yung mga masasama. In the same manner na sa buhay natin to, there is a never-ending battle between evil and good. Ako, napakarami kong nagagalit sa aking mga kaaway na masasama. Ako, hindi ko sila pinuproblema. At hinahayaan ko lang yung mga kaibigan na gumawa na ng proper remedy laban sa kanila. So, talagang wala tayong maitutulong sa kanila kung hindi gumawa ng mabuti para sila magkaroon ng karagdagang kapangyarihan laban sa kasamaan. Yan ang mission nila talaga, kaya tumutulong sila sa mga tao. Judge Floro, ikaw ay inakusahan ng OCAD na sinasabi mo raw na ikaw ay panglima o number 5 sa mga psychic dito sa Pilipinas. At sinasabi pa nilang, sinasabi mo rin na ikaw ay angel of death. Anong katotohanan ito? Maari bang talakayin mo at ipaliwanag natin sa kanila? Ganito po yun. Gusto kong ipaliwanag sa ating kataas-taasang hukuman at sa mga nakikinig nito na yung akusasyon ng Office of the Court Administrator sa RTJ 99-1460 OCAD versus Judge Floro, July 20, 1999, walang basihan yon. At yun ang ipinaglalaban ko ngayon na sa kaso ko na ito, na dahil ako ay lumaban sa bulok na hustisya sa RTC Malabon, ako'y inintriga at inakusahan ng napakaraming fabricated stories na walang basihan. Unang-una sa lahat, totoo na sinasabi kong number 5 psychic ako sa buong Pilipinas at ito ay may basihan. Dahil lahat ng sinasabi ko naman naganap. Wala pang hindi nagaganap. At hindi ko sinasabi ito dahil ito ay ganito o ganyan, hindi opinion, kundi yan talaga ang magaganap. Sinabi ko yan dahil yan, idinidikta sa akin, lahat ng mga mensahe na yan, alinsunod sa katotohanan na inihahayag sa akin ng aking mga kaibigan at ng mga nasa likod ko. Ngayon, lahat ng mga nangyari na sinabi ko mula 1986 hanggang year 2000, isinulat ko sa isang libro na pinangalanan kong Angel of Death. Ngayon, yung Angel of Death na yon, ang ibig sabihin nun, yung the angel of the Old Testament, anghel ng kamatayan na inutusan ng Panginoon na patayin ang firstborn para mailigtas ang kanyang mga chosen people. So ngayon, sineselebrate natin yun as the Feast of the Passover at tinatawag nating Monday Thursday, Liberation of His People. So, lahat ng mga walang kasalanan na firstborn, inutusan niyang patayin, kahit walang kasalanan to. Kasi, your ways are not my ways. Yan ang sinabi ng Panginoon. Hindi natin pwedeng tutulan o labanan ng kanyang ways. Yung Angel of Death 1996 edition, isinulat ko yon, lahat ng mga predictions ko, lahat ng prophecies ko nandoon. Sinulat ko yon para mapatunayan na talagang there is a God, na ang tao, hindi Panginoon. Ang luluhuran lang natin, ang Lord of Lords, ang King of Kings. Ngayon, tungkol naman sa pagiging psychic ko, hindi ko naman ginagamit yan sa pagdidesisyon.
Yan ang akusasyon sa akin ng Office of the Court Administrator. Dahil ang totoo niyan, idinimanda ko na lahat ng mga nag-fabricate niyan sa OCA IPI number 876 at saka OCA IPI 07. Docketed na yan as AM. At saka sa disbarment case number 00740 at saka disbarment case 5286, first time in judicial history ito. So, nabigyan naman ng pansin niya ng Korte Suprema through a different ponente. So, ngayon, siguro makikita na ng Korte Suprema kung ano yung totoo. Isa lang naman ang mensahe dito. Ako, inakusahan nila na nagdidesisyon base sa hula, hindi raw sa batas o sa ebidensya. Ako naman, inakusahan ko sila base sa pagtatanggap ng suhol, lagay, at hindi sa batas. Sila ay tumatanggap ng suhol, yan ang aking akusasyon. Ngayon, kung mapapatunayan ko yan, tanggal sila. Kung hindi ko mapatunayan yan, talaga maabswelto sila. Ngayon, alam niyo po, ang ating hustisya, talagang hindi natin masasabi kung ano mangyayari dahil may Korte Suprema at dapat nating igalang yung Korte Suprema. Kahit kung sino ang nakaupo dyan, kung anong magiging desisyon nila, talagang wala tayong magagawa dahil Korte Suprema yan eh. Pero ang masasabi ko sa kanila at sa Korte Suprema na talagang may Panginoon naman, siya ang Panginoon ng mga justices, Panginoon ng mga kings, hari, at Panginoon at judge ng mga lords. Kaya kung ano man ang magiging desisyon ng Korte Suprema, tatanggapin natin yan. Pero para sa akin, kung ano man ang magiging desisyon, eh meron pa rin naman isang tribunal na talagang magdi-decide ng totoo. Yan ang nasa itaas. Ngayon, itong aking mga kaibigan, si Luis, si Arman, si Angel, gumawa na sila talaga ng desisyon. Dahil nagkaroon na rin sila ng isang hindi kangaroo court, hindi isang moot court, kundi isang usgado na itinayo nila noong December 5 at saka December 8, 2000. At nakita nila na talagang grabe ang katiwalian ginawa sa akin. Silang si Luis, si Arman, si Angel, siya ang nag-usig. Inikot nila yung Korte Suprema. Pinaakyat ko yung kapatid ko doon. Nilagyan niya ng X yung mga pinto. Chinek nila yung mga records. At nakita nila na talagang absuelto na ako at may kasalanan talaga yung mga kalabang ko. Yun na ang final decision, walang appeal. At sinintensya nila, December 5 and 8, hinatulan na. At ang hatol, na, malinaw na. Siguro hindi ko na dapat ulitin to, sabi ni Reister Langit.